Boys, I'm Sean, din nagwawalingin yung ko, Jim Ascension. Welcome back sa ating channel. Sa mga di pa na-subscribe sa channel ko, subscribe na! Ang taas. So for today's video guys, nakita nyo na nga sa aking thumbnail or sa aking title na bumili ako ng chair. And ito siya, papakita ko muna siya sa inyo. Yan. So yan, ito na nga ang aking biniling chair. So this is the Kofix Korean F16 Pro. So ang kulay niya is white and gray. Bakit nga ba ako magpapalit ng chair? Kasi gusto ko. Hindi siya kasi, as some of you know, so meron akong gaming chair. Ito siya. In-unbox ko siya dati and kung gusto niyo makita yung video, nandito lang siya. And ayun nga, kaya ako magpapalit dahil yung ano niya, yung gas lift niya, basta yung sumibaba. Ano siya, yung problema niya is nagsisink siya bigla kapag sumasandal ako. Ayun, kaya nag-decide ako bumili ng bago kasi nga sira na siya. And this is from Kofix PH. Yan na, hindi to sponsored. Binili ko siya. Next na gagawin natin is unboxing na tayo. So tingnan natin kung kompleto ba yung mga nandito or hindi. So mag-unbox na tayo. Let's go! And let's start unboxing this. Labas na natin siya isa-isa. So this is the stargazer. So ito yung sa may ano niya, sa may paa niya. Yan, mukha naman siya matibay. Tsaka ito guys, mabigat tong ano niya. Oh, ang bigat niya. Para to dun sa may ano niya, yung basta sa ilalim. Upuan niya. Ito guys, so compared, tsaka mas malaki siya compared dito. Tsaka ayun nga yung ano niya, yung foam niya. Mas maganda tong foam nito kaysa dito. This is the armrest. Ito. Wala siyang... Ay, matigas siya. Hindi ko alam kung bakit matigas ginawa nila. And this is the backrest. And the headrest. At ito yung mga tool. Yung paa. And yung gas lift. So ito yung sira nung ano ko sa kong chair. So ngayon guys, dadako na tayo sa ating pag-build ng chair. Unahin muna natin sa paa. Kabit na. Pwede natin yung upuan. Tapos itong back rest, lagay na natin dito yung headrest. Tapos ilagay na natin itong headrest. Next na gagawin ko guys is lalagyan na natin itong mga armrest. Ayan, okay na. Kapag naman pala naipasok mo na yung mga screw dito sa ilalim, madali na lang siya. Okay, so yun guys, natapos na nating assemble tong F16 Pro. Hanggang ngayon hindi ko pa rin talaga alam kung para saan to. So yan, tingnan natin ang first magiging impression ko sa chair na to. So yan, ayun na nga ang B-roll ng ating chair na ite. So ang unang-una ko masasabi sa kanya is, pagka-upo ko sa kanya, iba yung comfort niya kaysa sa dito. Yung sa mismong, sa mismong foam. Okay naman, pero hindi naman siya ganun ka nalalayo sa, although dito sa chair ko na to, medyo malayo kasi nga antigas ng upuan. Pero yun, iba nga talaga yung comfort niya. Tsaka yung unang-una ko naramdaman is yung itong lumbar support niya. Yan, yung lumbar support niya yan. Yan yung pinakakailangan ko kasi nga sumasakit na yung likod ko kapag matagalang upo. And ito naman ang kanyang mga function. So dito sa may armrest niya, may aangat mo siya. Pwede siyang may aangat.
na yan. May angat ba siya? Depende sa kung ano yung preferred height mo. Pero ang kinaibahan niya sa may isang mas higher na version and price nito is yung itong armrest niya na forward and na back. Ito hindi. Tsaka nagagat. And yung itong ano niya, seat niya is nauusog. Depende sa trip niyong lapit at layo na upuan. Yan. Tapos ito is yung sa height niya. Although yung height niya hindi siya masyadong mataas unlike sa mga naging upuan ko. Hindi siya ganun kataasan. Pero okay na rin. Kasi halos ano, magkasing taas na itong ano, lamesa ko yung height niya. Okay na din. So ayun lang ang mga ano, feature niya. And ito palang ano, upuan. I mean yung backrest, pwede siyang ano, pwede siyang magstay lang ng ganyan pero pwede ring magganyan. Ah, pipihitin niyo lang yung lock niya dito papasok tsaka palabas. So yun Shawty, ayun lang ang ating video sa araw na ito. And sana tumagal tong ano na to, tumagal tong chair na to. Ayun lang naman ang masasabi ko sa kanya. So yun, salamat sa panonood. Sana nag-enjoy kahit and mayroon kang natutunan sa video na ito. At see you Shawty on my next video. God bless and goodbye! It's what you make.